Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Ms. Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Ms. Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sinong i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Mayon, Ms. Yes, San Joel, Madam Chair. Question. Very related. Madam Chair, obviously, itong nambasto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guahua Ping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Guahua Ping. At in-establish po doon na match and the same person si Guahua Ping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guahua Ping at si Alice Goo ay iisang tao? Ms. Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Goo po. At pasensya na rin po, kung di po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Ngayon, Ms. Alice. Madam Chair, short interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May ask from the Chair kung... Pwede natin paklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya para maklaro tayo. Kasi kung palagi siya mag-invoke ng safety, hindi natin alam kung anong safety sinasabi. Kung meron bang mag-interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Ms. Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan niyong sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya nga, ano yun? Anong threat na, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Opo. Sige. May death threat po. May Sino death threat? Threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about May death threat po na mitigar. Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Ms. Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam Chair, yes, nung nakita SP Pro Temp. Ms. Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako sec, na may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Ms. Alice. Opo. Sen, pasensya na po. Hindi ko kasi masabi po in public. No, kasi nga po may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. It is unacceptable, Sen Joel. Pero parang dinadamay niya yung buong committee sa kanyang safety pag ganun.
Malay namin kung binubola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalik dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. But, yes, and Lauren, for one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya, tapatin lang tayo. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I think said, just to answer that, how did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair. For the record, para sa kabatiran ng lahat, at lumabas na po ito sa mga nakaraang hearing, mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismong ang PSA, I'm sure makoconfirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya dinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Ms. Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination, after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ileal were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping Ilin and fingerprints of Guo Alice Ileal were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yan yung unang-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako. Alam ko po ako ay po ay isang Filipino. 1 minute suspension. Pahingi po sa mga kasama na a quick Sen. Rafi, if you will allow, I request you and all the colleagues, mag 1 minute suspension tayo, a quick discussion sa ating mga senador, kung maaari po. We are suspended for... Mabilis lang to, sana, Madam Chair. Please, Sen. Rafi, and related then please, we need to take a 1 minute suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala ko yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong
para ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Ms. Alice Goo. Bakit hindi po natin siya inimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahin natin yung si JP Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. Last, so let us... Last na po. Yes, please. Last na. We suspend nung for a minute. Hearing, merong sinulat si Sheila Goh sa papel na sabi niya, Secretary, hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador? Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon. Pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandirito ngayong araw at siguradong matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Madam Chair, before we suspend for 1 minute. I know we're going to suspend the deliberation, and I already anticipating, Madam Chair, what is going to happen when we suspend the deliberation. And I'm just giving one chance again to Alice, Madam Chair, because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your faith as a resource person. If it is true, Ms. Alice, ako muna, Ms. Alice. Miss Alice, pakinggan po ang senador Attorney, sinasabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan ang gagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi, hindi ka totoo nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos babalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo bakit hindi kami maniwala. Hindi mo pa nga pinatotohanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. So we will suspend for 1 minute and then resume after 1 minute. Senator Joel. Madam Chair. SP Pro Tem Jinggoy. Let's give a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Ikaw pa daw si Guo Huaping. Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice Guo po. Okay, well, pasensya din po. The Chair cites Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt of this committee, as seconded by Senator Joel. Yes? Thank you. Anyway, she has been cited in contempt, but hindi kasi ako present sa past hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping na pakita na sa kanya? Kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the signature? May entries doon na, may entries siguro doon coming from the applicant, tama? Am I mistaken, NBI director? We can flash the passport page, Mayno, and then NBI Director Santiago, gusto niyo bang i-address itong matter, please? Sir, with your honor, please. Yun pong sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong iba ang signature niya doon. At dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature. Kasi bata pa siya nung yun hong sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago magmula ipanganak hanggang sa mamatay ang tao. Yes, but have we confronted her with the document and then asking her, did she accomplish the said document? Tanawin natin siya kasi hindi naman po, siguro siya musmus na bata na hindi na niya maalala. No? May memory na siya noon. Eh. Hindi po namin siya na-confront noon. But Mayno and colleagues, we presented those same documents na fina-flash ko ulit dito kay Alice Guo sa mga nakaraang hearings bago pa siya tumakas sa bansa. Can we give her one last chance? I-flash yung document na yun, and then I will ask her now if she remembers accomplishing the said document.
of Guo Huaping. Madam Chair, I'm sorry, but I asked that question a while ago, and she said no. Can we flash the document? Used by the NBI. NBI, I mean, use the document, di ba? Where's the document? Please give her a chance. Pakita natin sa kanya. For fairness sake. And then, pero pag i-deny niya na hindi niya inaccomplish yun, at what particular age, convincido na tayo din. Therefore, she's lying before us, di ba? Meron po tayo ditong dactyloscopy report na sinasabing identical ang fingerprints ni Alice Guo at ni Guo Huaping, at na yung fingerprints na iyon ni Guo Huaping at ni Alice Guo were affixed by one and the same person. Do we have the supporting document na ginamit ng NBI para dito? Para ipakita ulit, dahil ipinakita na natin dati kay Alice Guo. Miss Alice, extraordinary ito ha. Kayo lang yung naalala kong resource person na ipapakita namin paulit-ulit ang mga dokumento sa iyo. Dapat naman siguro suklian mo yung komite na magsabi ka na ng totoo. Hindi yung going the extra mile ang komite, pero kasinungalingan pa rin ang isinusukli nyo. Comsec, do we have the supporting document on hand para i-project dito sa ating monitor yung ginamit ng NBI to come to this conclusive opinion used in all courts of the Philippines, ang fingerprint matching? Madam Chair, yes, while we're still waiting, just to support the motion that was approved by this committee, Madam Chair, the Senate has sufficient, substantial, and damning evidence to support a conclusion, Madam Chair, that this witness is lying. Now, whether the court will bear it out later or not, that is the basis, Madam Chair. If this is the prevailing stance, then witness won't play around with the Senate. I think that is the only reason why we are doing this, because she is obviously playing around, Madam Chair. We have given her enough time, so many chances, Madam Chair. I have never seen a witness na ganito karami yung chance na binibigay natin magsabi ng katotohanan. Pero kung ayaw talaga, Madam Chair, she has to face the music. Agree, Sen. Joel. But Comsec, i-flash po natin please yung passport ni Guo Huaping para masagot niya yung one more chance na tanong ng minority leader. While waiting, can we pull that Madam up? Chair? Yes, SP Pro Temp. Chinggoy. Habang hinihintay natin i-flash yung passport sa ano. I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Huh? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice. I think mga bandang June po. June of this month, of this year. This year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing? Through phone po. Sino yung tumawag? Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humihingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Eh kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, katulad nga ni sinabi ni Senator Coco, malalaman din niya. Ngayon sabihin mo sa amin. Sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Oh, sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay. Paano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? How are you threatened? Hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. The public ought to know. How are you threatened? Yun lang tanong ko, how are you threatened? Hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. Talaga, makukulong ka. Madam Chair, if just in case the court will allow the Senate to be detained here, I would like to raise this motion to immediately commit her at Pasay City Jail. Salamat, Senate President Pro Tempore. Before that matter will be deliberated, we have a pending citation in contempt by the chair, seconded by Sen. Joel.
And so, Alice, one last chance. Dito sa ipinapakita namin ulit na passport, page ng passport mo, sagutin mo yung tanong ni Sen Coco. Ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice Go po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport, kayo ba yan sa photo na yan? I'm not asking yung pangalan nyo. Alam na namin, Guo Huaping, ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. You answer! Alright, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying your identity as Guo Huaping. So may I Madam Chair, Minority Leader. She was trying to invoke something. What are you invoking? For your refusal to answer, what are you invoking? Send me pending cases na po kasi sa akin sa court po. Ang understanding ko po, lahat po nang sasabihin ko po dito may incriminating my own self po. Okay, this one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? Kailangan may particularity. Hindi opo. Pwedeng wala. Opo. Kasi may final po sa akin sa citizenship po na issue po. Sa court po. Citizenship. I think there are 7 pending cases po sa korte po ngayon.